Alright guys, I'm back. Grabe yung nangyari sa akin kahapon guys. Simula sa pag-uwi ko, tinakbo ko. Tapos pag-uwi ko rito, bigla pa siyang dumating. Well guys, 2 to 3 minutes lang yung pagitan namin sa pagdating. So buti na lang talaga, thank you God na naunahan ko siya. Kasi kung di, yari, baka mabisto tayo. And saktong-sakto talaga guys yung pagkatago ko ng mga napamili ko sa cabinet, dumating talaga siya. Kaya kung maririnig yun sa video, na-surprise ako, tas sumigaw na lang ako kasi para ma-divert yung attention niya kasi Helen! Woo! Nakita niya ako na pawis niya guys, sobrang pawis na pawis. Tapos nagpunas agad ako ng towel, tapos sinabi niya kung saan ako napunta. Grabe yung tibok ng puso ko kahapon guys. Makalusot lang dun sa ano na yon, sa nangyari na yon. Wali yun. Okay guys, today ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko. Meron akong tatlong items na ibibigay sa kanya and alam kong magugustuhan niya to. So ito yung mga napamili ko kahapon. Yung first item is yung picture frame. Ito siya guys. So ang size na picture na pwedeng ilagay dito is 5x7. Tapos pwede siyang isabit, pwedeng nakalapag. Second item is yung pants. Hindi ko sure kung jogger pants ba tawag dito or ano, basta ito sure ako na magugustuhan niya to kasi yung loob nito is cotton. Pag sinuot mo siya, very warm. Tingnan, ganito yung mga gusto niya. At ganito rin yung gusto ko kasi talagang bagay na bagay sa lamig. Then yung third item is dress. Oops, hindi abot. Ito yung pawn, medyo hindi abot eh. Oh. Tapos sa likod. Maganda yung material ng damit. Tapos Carterize. And yung brand, I'm sure magugustuhan niya to kasi pwede yung mga brand na gusto niya. Okay guys, so nakita niyo yung tatlong items na nabili ko kahapon. At medyo nakukulangan ako kasi feeling ko ang dami ko pa talagang utang sa kanya. Wali yun. Kasi sa previous birthdays niya, hindi ko naman talaga siya nabigyan ng mga regalo. Parang nakukulangan ako, gusto ko pang bumili ng iba pang items. Kaya ang naiisip ko lang ngayon na pwede kong gawin, tawagan yung friend ko na si John at magkapasama ako sa kanya sa isang store para maghanap din ng regalo. So try natin siyang tawagan today. Hello pre, kusta? Okay lang, kusta ka? Saan ka? Saan ka ngayon? Nasa bahay. Ah, nasa bahay lang. May lakad ka ba bukas? Wala naman bro. Ano sana ako pre, hingi lang sana akong favor. Pasama sana ako sa isang store, bili ako ng gift. Sige. Anong oras ka ba free? Anong oras ka free? Pwede sa hapon kasi sa umaga dito ako nakakagising sa umaga. Oh, mga ano oras para mapag-prepare ako? Siguro mga bibili lang naman tayo, no? Oh, pero bibilin lang yan. Saglit lang yan. Alam ko na yung bibilin ko siguro dun. Kaya anong oras sa hapon? Mga alas 4, ganun, oras 3. Oh, sige. PM na lang bro. Bayaran ko na lang yung ano, bayaran ko na lang yung gasolina mo pag usigin na lang tayo. Ha? Huwag mo na bayaran. Huwag mo na akong bayaran sa gasolina. Hindi, papagasolina na lang tayo. Hindi, huwag na kasi mapag-gas kami ngayon eh, full tank. Ah, huwag ka pag-gas kay full tank? Huwag ka naman full tank. Tira ka ng mga ano, mga 10 liter. 10 liters. Hindi, huwag na kasi, ano, huwag mo na akong bayaran. Oh, sure ka? Oh, sige, bot PMPM na lang. PMPM na lang. Okay. Oh, sige bro, salamat. So ayun nga guys, narinig yun naman yung convo namin ng friend ko na si John at pumayag siya na samahan ako bukas sa isang store para maghanap ng iba pang regalo para sa asawa ko. Sana makahanap ako and sana makauwi rin ng maaga kasi sabi niya mga 3 to 4pm kami aalis. Pero sa tingin ko, magladahilan na lang ako sa asawa ko na nag-aaya si John lumabas or magmeryenda. Yun na lang siguro yung sasabihin ko para medyo makalusot at payagan niya ako. And guys, puputulin ko na muna tong scene. Magkita-kits tayo bukas pagkasama na natin si John. And John, gusto ko magpasalamat sa iyo kasi kasamaan mo bukas
Talagang advance thank you dyan, makakabawi rin ako sa'yo. So guys, see you tomorrow. Tomorrow for sure. Alright guys, I'm back. So magkikita na kami ni John, nandiyan na siya sa labas. Pumunta ako na siya, let's go! Alright guys, papunta na kami dun sa store sa Ulta Beauty. Ulta Beauty pala yun sa Van Nuys. So samahan ako ni John. Maraming salamat John ha, sa pagsama sa akin. Bibilin lang tayo dun, alam ko na naman yung bibilin ko, minaalala ako. And guys, again, iniwan ko ulit yung cellphone ko dahil baka mamaya i-track ni Mrs. yung cellphone ko. Malaman niya mabiso tayo kung saan tayo pupunta. Kaya wala tayong dalang cellphone. So let's go! Alright guys, nandito na kami sa Ulta Beauty. Papasok na tayo sa store. Alright guys, so nakat yung scene dun sa loob ng Ulta dahil di pala pwede mag-film dun, so kinat ko. So ngayon pauwi na kami, nabili ko na yung dapat kong bilhin. Mamaya papakita ko na lang sa inyo, okay? Alright guys, so nandito tayo sa Dollar Tree. Naalala ko, kailangan ko pala bumili ng gift wrap tsaka card, birthday card para sa kanya. Alright guys, so nakauwi na kami, nandito na kami sa bahay and around 5:10 PM na. So bukas ko na ipapakita sa inyo guys yung nabili ko sa Ulta, and then bukas ko na rin babalutin yung mga regalo. Kasi baka abutin niya tayo, baka mabista tayo, baka makurnada pa. Salamat talaga kay John. Props talaga kay John. And si John nandito kasama yung dog niya na si Benny. And then today, pagdating ng asawa ko, pupunta kami ng park. Mag-ikot lang doon, iwawalk namin yung mga aso. So guys, salamat. Kita-kits bukas sa pagbabalot ko ng gifts. So ayun, salamat guys. See you soon. Bye-bye. Tomorrow. Alright guys, I'm back. So kahapon nga guys, sinamahan ako ni John, nagpunta kami sa Ulta. So today, bago natin umpisahan yung activity natin, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nabili ko kahapon. So ito guys ay Clear Light by Michael Todd Beauty. Nakikita nyo ba? Yan. Pang facial siya. So red and blue LED acne clearing system. Treats mild to moderate inflammatory acne. So guys, binili ko tong item na to dahil nung last time na nandun kami sa Ulta, tinanong ko yung asawa ko kung ano ba yung mga gusto niyang item doon. Kung gusto ba niya ng makeup, brushes. Ito yung sinabi niya na nasa wish list niya. At sabi niya, yung review daw sa item na to ay maganda. And then nung tinanong ko nga siya or sinabi ko, pakita niya sa akin dun sa app kung maganda talaga yung review, nakita ko naman maganda talaga yung mga sinabi doon, puro positive feedbacks. Pero 6 na person lang ako nag-review or less, basta less than 10. Pero dahil gusto niya to, nasa wishlist niya, so binili ko. At sana mag-enjoy siya, nagamitin to at makatulong sa kanya to. Sana matuwa siya, sana ma-surprise siya, sana na sobrang tuwa niya, i-kiss niya ako. Okay guys, so today ang activity natin is babalutin natin yung mga regalo na nabili natin. So dapat within the day, matapos ko to, itong 4 to. To be honest, hindi talaga ako sanay magbalot ng mga regalo. So I don't know kung anong mangyayari. Okay guys, so ito yung mga kailangan natin sa pagbabalot ng mga regalo. So meron tayong scissors, tapes, yan, and then gift wrap. And then tsaka nga pala guys, meron akong biniling mga birthday cards. Yan, 4. Dahil 4 yung gift ko. Okay, so guys, ang una natin babalutin is yung picture frame. Kailangan na natin magmadali. Ayan, lalagay natin siya dyan. Tapos, lalagyan lang natin ng tape. Yun! Alright! So next, lalagay natin sa karton. Sa kanya itong mga karton na to.
May mga dumating siyang package last time. So nakakalat lang dito. Sabi ko sa kanya kagabi, itapon na itong mga boxes na to kasi nakakalat lang para malinis. Di niya alam, kaya ako sinabi yun dahil gagamitin ko na box para dun sa mga regalo niya. So bago natin ilagay yung picture frame, lalagyan muna natin ito. Ewan ko kung ano to ha. Parang gagawin ko lang caution para dito sa boxes para hindi umalog-alog yung picture frame and hindi rin ma-damage. Yan, ilagay lang natin. Yan, tapos lagyan natin yung picture frame. So guys, tatayo na ako dahil mahirap magbalot ng nakaupo. Woo! Guys, taos ko na balutin yung picture frame. Mga 30 minutes. Edi wow. Sabi ko na tapos. One down guys, 3 to go. Next na babalutin natin itong pants. Grabe guys, ang hirap palang magbalot ng regalo. Woohoo! Alright guys, tapos na yung second gift. So mas mabilis siya kaysa nung una. 20 minutes kong binalutan. So guys, 5 o'clock na. I have less than 30 minutes. So next, ito na muna maliit. Medyo masakit-sakit na yung kamay ko. Alright guys, tapos na. Gift number 3. Mas mabilis kaysa kanina. Ito, 9 minutes. Bara-bara yung wrapping. So isa pa, one more. So dito ko siya ilalagay sa box na to. Para kanyari, madami. Okay, so nilalagay ako mga karton. Then guys, lalagyan ko na itong peanut butter. Okay guys, so nag-text na siya, pauwi na siya. So kailangan na natin bilisan. Dahil magkatapon pa ako ng mga basura, kalat. Alright guys, tapos ko ng balutan lahat. So ito yung mga finished product. Ayan. Basta mabalutan na lang guys. Ayan. Ayan. Nabalutan naman eh. So okay na yan, disira, hindi naman. So pasensya na guys kung talagang parang bata magbalot. Ayan. 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 Tapos na. So guys, maglilipit na ako kasi baka maabutan niya ako dito. Itatago ko na rin itong mga gifts. Alright guys, natapos natin today yung activity natin. Kahit na medyo bara-bara yung pag-agawa ko. Pero yun, pinaka-importante yung tapos ko. Maglilipit pa ako, baka may makita siyang bakas. Kaya guys, salamat guys sa panonood. See you on the next scene. Next on Enel TV. For me, it's a busy day kasi magluluto ako, magpapaluto si Mrs. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Juliet. Birthday ng asawa ko. At ngayon, magaganap yung bigayan. Okay, guys. So, nandito na yung asawa ko. Woo! Happy birthday! Nakapikip ako, babe. Baka naman mga makeup ko today. Okay, last but not the least, guys. Ito. Eren! Wow! So, lumaki, tapos bigla lumit, guys. Okay, guys. So, on the way na kami dun sa kakainan namin.